Good evening, Conquerors, at good evening po sa lahat ng nanonood ng Facebook Live na ito. Welcome po kayo sa ating midweek service. So bago po tayo mag-start, make sure po na nakapag-comment na kayo ng watching from, saka watching with. Huwag niyo na po yung kakalimutan kasi every Wednesday ginagawa na natin yan, pati pag Sunday. So, sino po dito yung nabagabag ngayong nagdaang linggo? Parang wala kang kapayapaan sa puso mo. Meron ba? O, pwede po kayong mag-comment dyan. Sino po yung feeling unloved? Sino po yung nakaramdam na parang hindi siya mahal? Meron po ba? O, sa pag-amin may paglaya. Pero alam nyo po ba, merong isang hindi nagwe-fail para ibigin tayo at bigyan tayo ng kapayapaan? Sino yon? Comment nyo po kung sino yon. Siyempre, alam nating lahat, si Jesus yon. Kaya sa gabi pong ito, tayo pong lahat ay tumayo. O, tayo po kayo. Huwag na kayong galaw-galaw, baka ma-stroke. Lockdown pa naman din. Tayo po kayo at magpupuri po tayo sa Panginoon. Kasama nga pala natin si Kuya Ichu from San Ildefonso. Yay! O, may import tayo. Saka si Ate Rosel from Pandiri naman. So sige po, tara po at magpuri sa Panginoon. Awitin po natin Righteousness, Peace. Give thanks forever and ever.
Thank you, Lord God, for being our peace, for being the love that binds us, Panginoon, for being our joy sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan po namin. Lord, salamat po kasi hindi ka po nagbabago, ikaw ay tapat, Panginoon, sa mga buhay. Kaya patuloy ka po namin aawitan, Panginoon, sa gabing ito. So I lift my eyes to you.
Jesus.
sa gabing ito. Salamat po sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan kahit na magkakalayo po kami. Lord, salamat po for making us complete, always complete, Panginoon. Kasi hindi ka nagkulang sa iyong mga anak, hindi ka nagdamot, Panginoon. Ibinigay mo yung lahat ng kailangan namin, kahit ngayon mga desire namin, binigay mo rin. Panginoon, ikaw yung Diyos na hindi madamot. Ikaw yung Diyos na hindi nagbibilang kung ilan na ba yung naibigay mo. Ikaw yung Diyos na nagmamahal ng walang limitasyon. Kaya Panginoon, maraming salamat po. Salamat po sa kapayapaan. Salamat po sa kagalakan, sa pag-ibig na ipagpatuloy mo yung pinagkakalob sa amin. Lord, salamat po sa protection. Salamat po, Panginoon, sa iyong faithfulness. Salamat po, Panginoon, for your greatness. Salamat po kasi dahil kami yung mga anak, nararanasan namin, Panginoon, lahat ng pribilehiyo na inihanda mo para sa iyong mga tinawag at pinili. Kaya, Panginoon, patuloy na sa iyo na binabalik yung lahat ng papuri. Patuloy nga, Ama, na sa aming mga awit at sa aming papuri, ikaw yung aming maitaas. Ikaw, magalak ka, Panginoon, sa aming pagpupuri. Magalak ka sa aming mga buhay, Ama. Lord, magalak ka sa meron sa binibigay namin, Panginoon, ng pasasalamat at pagsamba sa iyo. Lord, maraming salamat po at sa lahat po ng salita mo na aming maririnig. Alam po namin na ito ay kinasihan mo na. At Panginoon, tuturuan kami, didisiplinahin kami, papalalahanan kami. Lord, salamat po. Sa'yo po namin binabalik ang lahat ng papuri, sa'yo po ang lahat ng pagsamba sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po ng may kapayapaan ay magsabi na, Amen. Amen. Good evening, everyone. Tonight, I'm so privileged to once again share with you the Word of God na natutunan ko sa Panginoon at nais ko rin namang i-share sa inyo. Let's all pray. Father, we honor you tonight. Salamat po sa opportunity na kami po ay makakapakinig minsan pa ng inyong salita. Dalangin po namin, let your spirit of wisdom and revelation be upon us, Lord, so that we may know you better and we may know the hope to which you have called us. Patuloy po kayong mangusap sa amin sa pamamagitan po ng inyong salita at hayaan niyo pong maunawaan namin ang kapahayagan na nais mong matutunan namin upang ito'y aming masunod at maipamuhay nang sa gayoy maranasan po namin ang buhay na pinangako mo po para sa bawat isang sumasampalataya sa iyo. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Excuse me. Ngayon pong gabi ay nais ko po kayong dalhin sa mensahe na pinamagatang A Future and a Hope. Kinabukasan at pag-asa. Sasabihin naman ninyo, pag-uusapan na naman natin kinabukasan at pag-asa. Pero grabe no, ang nangyayari sa ating bansa ay hindi na madaling ipaliwanag. Yung aklat na isishare ko sa inyo ngayon, yung story na isishare ko ngayon, very similar to what is happening to our country right now. So kung mapapansin po natin, marami na pong mga Pilipino, marami na po tayong makakilala ang nagsabi na nasira na yung calendar nila. Ang dami sana nilang plano para sa taong ito ng 2020 na ganitong buwan, dapat ito na yung gagawin ko. Na ganitong araw, ito na dapat yung gagawin ko. Pero iba't ibang sitwasyon ang dumating sa bansa natin. Nandoong nagkaroon ng lindol, nandoong nagkaroon ng pagsabog ng bulkan, nandoon na nagkaroon ng bagyo. Iba't ibang problema pang pamilya, sa eskwelahan, sa trabaho, sa business, at maging sa pakikipagkapwa, ganun din naman. Ang isa sa pinakamalaking problema na naganap sa bansa natin ay ang paglaganap nitong ang virus na hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin malaman kung paano ito aawatin at kung paano ito titigil. So nasa ganitong kalagayan ang bansa natin. Nasa ganitong kalagayan ang buhay natin. Kung titingnan natin ito sa paningin ng mga tao, sa paningin lamang ng kaya lang nating unawain, parang ang hirap talagang unawain. Pero gusto ko po kayong i-encourage, there's still a future, there's still a hope. Meron pa rin pong kinabukasan, meron pa rin pong pag-asa kapag tayo ay nasa Panginoon. Sa Jeremiah chapter 29, ito po yung isa sa mga dinidevotion po namin. Mababasa po natin sa chapter na to, yung letter po ni Jeremiah dun sa exile sa Babylon. Sabi po ng verse 4, "This is what the Lord Almighty, the God of Israel, says to all those I carried into exile from Jerusalem to Babylon." So ito daw po yung sulat mula dun sa mga bayan, mamamayan ng Diyos, bayan ng Diyos, ang bayang Israel na mula sa Jerusalem ay inilipat doon sa Babylon. Kasi ang akala nila noon, parang bakit kami dinala dito? Ba't kami in-exile sa Babylon? Ano ba ang gustong gawin ng Lord? Pero ang totoo, merong magandang plano ang Panginoon sa buhay po nila. Sabi ng verse 5,
build houses and settle down, plant gardens and eat what they produce. So kagaya nga ng sitwasyon natin ngayon na napaloob po tayo sa sitwasyon ng ating bansa dahil sa paglaganap nito pong virus ng COVID-19. Pero unti-unti na daw pong humuhupa, iba't iba po ang binabalita. So parang ang hirap mong mag-settle down, parang ang hirap na ano ba talaga ang gagawin ko, parang yung plano ko hindi ko naman makita, parang ano ba talaga ang uunahin ko, anong bagay ba ang pagtutuunan ko ng pansin. Sabi po nung iba, nag-stop na lang sila, iintay na lang po nila na matapos, na i-announce na, oh pwede na ulit lumabas, pwede na gawin yung normal. Nag-iintay yung marami ng normal, yung bumalik sa normal. Pero alam niyo po, mayroong plano ang Panginoon. Itong bayang Israel mula sa Jerusalem, nung sila ay naging captive dito sa Babylon, may magandang plano ang Lord. Kaya nga sabi doon sa verse make yourself a home, be a good citizen in Babylon. Ibig sabihin, hindi po aksidente kung sila napapunta doon. Iyon pa rin po ay sang-ayon sa kalooban ng Lord. Kasi po, yung iniwan ng bayan nila, yung iniwan po nila, naroon po na ibibigay na po yung judgment dun sa Juda dahil sa pag-rebel nila, sa rebellion po nila against sa Diyos. So, ang plano talaga ng Diyos, mapunta sila sa Babylon at hindi yun pang-samantala lang. Hindi yun sa maiksing sandali lang. Medyo mahaba-haba for a long time. So, best para sa kanila, mag-settle in na kayo. Huwag nga kayong makipaglaban. Dinala ko kayo dyan, settle in. Make the best of your lives and families there. Parang sa kasalukuyang kalagayan po natin, nandito tayo sa ganitong sitwasyon, gawin ninyo, magpatuloy kayo ng buhay. Huwag kayong ma-paralyze ng dahil lang sa sitwasyon, ng dahil lang sa nangyayari sa paligid natin, ng dahil lang sa virus na yun. Huwag nating katakutan. Magpatuloy tayo, let's settle in and be a good citizen. Magpatuloy pa rin tayo ng pamumuhay. Mamuhay bilang isang individual, mamuhay kasama ang ating pamilya. Sabi pa nga sa verse 6, marry and have sons and daughters. Diba? Sabi po doon, kung babasahin natin, find wives, magsipagpakasal na kayo para panahon ito, para dumami kayo, increase in number and do not decrease. So kahit na nasa ganung sitwasyon sila na parang hindi ko naman to bayan eh, hindi naman talaga ito yung sitwasyon na dapat kinalalagyan ko eh, hindi ito yung lugar na dapat nandun ako. Pero ang sabi sa kanila ng Panginoon, build houses, mag-settle in kayo doon, increase in number. Ang gusto pa rin po ng Lord, mag-multiply sila kahit na nasa Babylon sila. Kahit na kung paano nagmumultiply sila dun sa Egypt, hindi ibig sabihin nun na nalipat sila ng lugar, ang gusto na ng Panginoon ay i-destroy sila. Ang gusto na ng Lord ay wasakin sila. Hindi po iyon ang plano ng Panginoon. Ang plan pa rin ng Lord, mag-increase pa rin sila. Kaya ngayon nakakatuwa na sa ganitong kalagayan, meron pa rin pong mga kakilala po tayo na may pagkakilala sa Panginoon, nakakapagpagawa ng bahay, naiayos po yung kanilang pamumuhay. So, kahit na naging ganito ang sitwasyon ng ating bansa, bakit? Because yung Lord, meron siyang magandang plano pa rin sa buhay ng bawat isa sa atin. At naniniwala po ako, tutuparin ng Lord yung pangako niya. Ang sabi po ng verse 7, also, seek the peace and prosperity of the city to which I have carried you into exile. Pray to the Lord for it, because if it prospers, you too will prosper. Nakakatuwa kasi ngayong panahon na to, lumabas na ang mga Pilipino, marami po sa atin, talagang maabilidad. Yung mga nawala ng trabaho, nawala ng business, ang daming nag-arise naman ng mga online sellers, kahabi-kabi lang, makakakita ka ng nagnenegosyo, nagbebenta ng kung ano-ano, yung mga kaya nilang gawain. So, ang ibig pong sabihin, seek the peace of the city. Kung anong kalagayan ng lugar natin ngayon, may kapayapaan pa rin doon. Kasi dinala tayo ng Lord dito, hindi para pahirapan. Dinala pa rin tayo ng Lord dito to be a blessing. To be a blessing to our neighbors. Ultimately, God caused them, the Israelites, to be in Babylon para maging blessing sila kung saan sila naroon. Ang sabi doon sa verse, diba, pray to the Lord for it. So, ibibigay ng Panginoon yung shalom in that city. I believe na kahit nasa ganitong kalagayan po tayo, ayan, naglabasa ng kani-kaniyang talento, kani-kaniyang kaalaman ng mga Pilipino sa paraan kung paano sila mabubuhay, kung paano nila iaangat ang antas ng pamumuhay ng bawat pamilya nila. Ang sabi doon, huwag niyong kakalimutan, pray to the Lord for it. Kapag ipinanalangin natin ito sa Panginoon, the peace in the city will be experienced. Yung shalom, yung walang kakulangan, yung kapayapaan na
hindi kayang saklawan ng lahat ng kapayapaan sa mundong ito, yung kapayapaang nagmumula sa Diyos ay mararanasan pa rin natin. Yes, ang Diyos mismo ang nagsabi na huwag, sabi po ng verse 8, huwag niyong payagan yung iba kasi yung iba sabi, mabilis lang naman yan, kaya sige, intayin niyo na lang. Yung iba naman, sobrang tagal niyan, kaya gumawa na kayo ng paraan. So, ang daming sinasabi ng mga balita na naririnig po natin tungkol sa sitwasyon natin ngayon. Pero ang sinasabi po sa atin ng Panginoon, ang paniwalaan po natin ay kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Maraming magsasabi sa atin na, sige, babalik na tayo sa new normal, o di kaya naman, babalik tayo sa normal. Ano ba yung normal? Ano ba yung new normal? Parang magkaiba ba yung magiging kalagayan sa new normal doon sa normal? But you know what? Kahit anong normal man tayo mapapunta, change your mind. Kapag ang ating isipan ay nakatuon sa kung ano yung kalooban ng Panginoon, naniniwala po ako, makakaranas pa rin tayo ng kapayapaan dito sa ating bayan. Kasi nangako naman po ang Diyos, nung in-exile sila sa Babylon, hindi sila nag-stay doon. Hindi sila mag-i-stay doon ng habang buhay. Oo, hindi masyadong maikse at medyo may katagalan. Pero ang promise ng Lord, ibabalik niya ang kanyang bayan sa kanyang lupa na ipinangako niya sa kanila. Ang sabi ng Jeremiah 29 verse 10, "This is what the Lord says, when 70 years are completed for Babylon, I will come to you and fulfill my good promise to bring you back to this place." Pansinin natin, sabi doon, after 70 years are completed at Babylon, I will visit you. Kapag daw po dumating na yung 70 years na natapos na sa Babylonia, babalik daw po ang Lord. Sabi niya, pupuntahan ko kayo doon. At kagaya ng ipinangako ko sa inyo, ibabalik ko kayo doon sa lupang ipinangako ko. God had appointed an end to it. Meron pong inappoint ang Panginoon na katapusan sa lahat ng nararanasan nilang hirap. Sa lahat ng nararanasan nilang hindi pangkaraniwan sa buhay nila. Sa lahat ng season na para bang hindi ito yung season na ipinangako ng Diyos sa kanila. Ang sabi ng Lord, I will come to you. Babalik ako sa inyo and I will fulfill yung promise ko sa inyo na dadalhin ko kayo doon sa lugar na ipinangako ko sa inyo. Diba ang sarap pong isipin na sa anumang sitwasyon na kinalalagyan mo ngayon, anumang kalagayan na meron ka o ang pamilya mo ngayon, may katapusan ang lahat ng iyan. At ang Lord ang nakakaalam. Yes, it would be a long season, yung nararanasan natin ngayon, ilang buwan na ito, 7 months na po. Pero God would cause you to return to His promise. God would cause you, His people, to return kung ano man yung nais at pinangako ng Panginoon sa kanila. So, ang sabi po doon, ang pangako daw po ng Diyos ay gagawin niya. Merong pinangako ang Diyos, may sinabi siya. Alam niyo po ba kapag sinabi ng Diyos, it is good as done. Hindi niya pwedeng bawiin ang kanyang ipinangako. Kaya nga kahit sabihin man ng iba na wala nang mangyayari, na wala nang magandang maidudulot ang sitwasyong ito o ang kalagayang ito, hindi po yun totoo. Kasi ang totoo po, may ipinangako ang Panginoon. May katapusan ng lahat ng ito at gagawin niya pa rin ang kanyang sinabi na dadalhin niya tayo sa magandang plano na meron siya para sa atin. Bakit po? Ang sabi ng verse 11, ito po ay very familiar sa marami. Memory verse nga po ito ng marami. Yung iba ay pinanghahawakan nila ito sa kanilang mga buhay. Ang sabi po doon, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future." Sabi doon, sapagkat ako lamang nakakaalam ng panukalang ipinagkalog ko para sa ikabubuti ninyo. Yung plano na yun, hindi para saktan tayo, kundi dulutan tayo ng pag-asa sa hinaharap. Sabi sa isang translation, "For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope." So tingnan natin dito. Ang sabi doon, "For I know the thoughts that I think toward you," says the Lord. God knew His own thoughts towards you. Alam po ng Panginoon kung ano yung iniisip niya po sa atin. Maaaring nakalimutan na natin, kagaya ng mga Israelita, nung nasa Babylon na nila, nakalimutan na nila na may plano si Lord. Pero inire-remind sila ni Lord, "For I know the thoughts I have for you." Sinabi ko na may maganda akong plano. Alam ko yun. Ang gusto po ng Panginoon, bumalik tayo doon sa realization na sa anumang sitwasyon meron tayo ngayon.
may maganda pa rin plano ang Panginoon. Alam niya kung ano yung iniisip niya sa atin. Alam po iyon ng Panginoon. Alam niyo ba ang isang katotohanan? God thinks about us. Iniisip po tayo ng Diyos. Iniisip ka ng Diyos. Iniisip ng Diyos ang pamilya mo. Kung nag-iisip ka tungkol sa kung paano ka mabubuhay, kung paano magpapatuloy ang buhay sa pamilya mo, kung paano mapag-aaral ang mga anak natin ngayong nasa bagong module, bagong system ng learning, paano ang lahat, God thinks about us. Iniisip po tayo ng Panginoon. Iniisip po tayo ng Panginoon. Alam niyo, sinabi rin ito sa Psalm chapter 40. Sabi doon, Psalm chapter 40 verse 5, "Many, O Lord, my God, are your wonderful works." Marami daw po yung wonderful works, yung mga magagandang ginawa ng Diyos, which you have done. And sabi doon, "And your thoughts toward us cannot be recounted to you in order." Yun daw pong plano ng Diyos sa atin, yung iniisip ng Diyos tungkol sa atin, ay hindi daw po natin kayang bilangin. "If I would declare and speak of them, they are more than can be numbered." Hindi ko siya kayang bilangin, hindi ko siya kayang lagyan ng bilang. So, ang sinasabi po doon ng salita ng Diyos, yung plano ng Diyos para sa atin, napakaganda at napakarami. Sabi ng Psalm 139 verses 17 and 18, "How precious also are your thoughts to me, O God. How great is the sum of them. If I should count them, they would be more in number than the sand. When I awake, I am still with you." Napakayaman daw ng plano ng Diyos. Napakayaman ng panukala ng Diyos sa atin. Yung iniisip ng Diyos para sa atin, napakayaman. Sabi doon, hindi mo ito kayang bilangin. Ngayon, kung nabibilang mo pa yung magagandang ginagawa sa'yo ng Lord, gusto kitang i-encourage. More than that, ang kaya pang gawin sa'yo ng Panginoon. Kasi ang sabi nito, hindi mo na kayang bilangin ang magandang plano ng Panginoon sa iyo. At kahit na gumising ka, matulog ka, naroon ka pa rin sa magandang plano ng Diyos para sa'yo. God's thought run upon His children. Ang isip ng Panginoon ay tumatakbo sa kanyang mga anak. Yung mga anak niya na especially na nangangailangan ng tulong. Kung paano yung mga ama ayaw niya na masaktan ng kanyang mga anak, ganun din po ang ating amang nasa langit. Iniisip niya po tayo. God thinks about you. God thinks about me. Yet, ang plano ng Diyos sa mga iniisip natin nung tayong mga magulang para sa ating mga anak ay higit na mainam. Higit na mainam ang plano ng Diyos. At alam niyo po, hindi lang tayo bastang iniisip ng Diyos. Ang sabi po nung verse, "His thoughts are toward them." The Lord not only thinks of you, hindi ka lang po iniisip ng Panginoon. Yung tayo mismo ay nasa isipan ng Lord. His thoughts are all about you. Tayo mismo ay nasa isipan niya. God's thoughts are toward us. Hindi ka lang niya iniisip, ikaw mismo ang laman ng kanyang isipan. Ibig sabihin, kahit kailan hindi nawawaglit, hindi nawawaglit ang pangalan mo sa Panginoon. Kahit ano ang nangyayari, kahit ano ang naranasan mo ngayon, ano ang nangyayaring sitwasyon sa pamilya mo ngayon, hindi ka nawawaglit sa isipan ng Panginoon. God thinks about you and God's thoughts are toward us. Nasa sa atin po, iniisip po tayo ng Panginoon ang plano niya. Sabi sa lumang salin, "Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo." Alam daw po ng Lord yung mga iniisip niya para sa atin. Alam po ng Lord yun. Maaaring hindi natin alam dahil sabi po ng Isaiah, "My thoughts are not your thoughts, neither my ways your ways." Hindi natin kayang abutin ang kayang isipin ng Diyos. Pero pag sinabi ng Panginoon sa talata, "I know the thoughts that I think towards you," mga kapatid, kapag hindi mo na maunawaan ang iniisip ng Diyos, kasi masyado siyang malaki para ipasok natin sa maliit nating pangunawa, paniwalaan mo lang, panampalatayanan mo lang, na alam ng Lord ang iniisip niya para sa iyo. Alam ng Lord, hawak-hawak niya lahat ng plano na meron siya para sa iyo. At yung isipan na yun, sabi doon sa verse, "Thoughts of peace and not of evil." Mga isipin tungkol sa kapayapaan, plano na magbibigay ng kapayapaan at hindi ng kapahamakan, to give you a future and a hope. Ang nais po ng Panginoon, ma-experience po ng kanyang bayan, na kahit sila ay naroon sa
pagiging captive sa Babylon, meron siyang magandang plano sa buhay po nila. May maganda pa rin siyang kinabukasan na inilaan para sa kanila. Madali pong isipin na ang Diyos ay galit sa atin, lalo na sunod-sunod ang nangyayari ngayon sa paligid po natin. Iniisip ng marami, gusto ba talaga ng Diyos na saktan ng kanyang mamamayan? Gusto ba talaga ng Diyos na mahirapan ang kanyang mga nilikha? Hindi po yun totoo. Kasi ang totoo, ang iniisip daw po ng Diyos ay isipin tungkol sa kapayapaan. Thoughts of peace and not of evil. Sabi doon sa verse 11, no, thoughts of peace and not of evil. Meron, in-emphasize po yun, to give you a future and the hope. So, hindi lang tayo iniisip ng Diyos. God not only thinks about you, think about me. God's thoughts are towards us. Yung isipan ng Diyos, nasa sa atin yon. At yung isipan na yon, thoughts of peace and not of evil. Praise God for that. In his heart and in his mind, he had a future and a hope for us. Sa puso at isip ng Diyos, meron siyang magandang kinabukasan at pag-asa para sa kanyang bayan. At hindi lang yun sa bayang Israel, para sa iyo din yun. Para sa akin din yun na nanampalataya sa Panginoong Jesus. In God's heart and in God's mind, we have a future and a hope. In God's heart and in God's mind, we have a future and a hope. Kapatid, kaibigan, meron kang kinabukasan, meron kang pag-asa. Kasi nasa puso't isip na yun ng Diyos. Yung promise po na yun ng Lord ay hindi lamang para doon sa mga Hudyo na nasa exile sa Babylon. Ito po ay unchanging promise. Nag-express po ito ng unchanging truth. Hindi po kayang palitan na katotohanan. Hindi po magbabagong katotohanan na ito ang puso ng Diyos sa kanyang mga tao. Yes, maaaring naisip natin, marami na akong nagawa na hindi maganda patungo sa ayon sa kalooban ng Diyos. Pero alam niyo po, isang balik lang yan. Isang balik lang yan. Isang tunay na pagsisisi lang yan. At makikita mo, God's unchanging heart is to give you a future, is to give you a hope. Sa lahat ng lalapit sa Kanya ng may pananampalataya, sa lahat ng lalapit sa Kanya ng may pagtitiwala, mararanasan mo yung favor ng Lord sa iyong buhay. God has a future. God has a hope sa kanyang bayan. Kahit na sila ay nag-suffer dun sa pagiging exile po nila. Kahit na nakaranas sila ng sakit na hindi naman sa tingin nila hindi nila deserve, pero hindi naman ia-allow ng Lord na hindi na mangyari ang isang bagay na hindi niya kalooban sa buhay natin. Minsan, nakakaranas din tayo ng discipline mula sa Panginoon kung paano nakakaranas tayo ng discipline mula sa ating mga magulang. Pero you know, nililin lang po tayo ng Diablo na isipin na galit sa'yo si Lord, na wala siyang magandang plano para sa buhay mo. Kasi ang totoo, God's future, God's hope is for us. Merong kinabukasan at merong magandang pag-asa na nakalaan ang Diyos para sa atin. Yung future na yon, yung hope na yon, ay hindi lang kapag ka nakabalik ka na doon sa promised land. Hindi lang yon. Kahit na nasa anong kalagayan sila, yung mga naka-exile sa Babylon, kahit na nandun po sila, nangako ang Diyos, mararanasan nyo yung future, mararanasan nyo yung hope na nilagay ko para sa inyo. At lahat yon mayroong dahilan. Kasi ipine-prepare ng Lord ang kanyang bayan para sa magandang bagay na kanyang gagawin. Naniniwala ako na ikaw ay nasa iyong kinalalagyan ngayon, na ako ay nasa aking kinalalagyan ngayon, kasi inihahanda tayo ng Panginoon doon sa napakagandang plano na meron siya para sa bawat isa sa atin. Inihahanda tayo ng Panginoon doon sa magandang pag-asa na meron siya para sa atin. Kung papansinin niyo po yun, to give you a hope and the future. Parang sinasabi dito na there is an end. There is a hope. May katapusan ang lahat. May pag-asa. There is a hope, hopeful end. Merong pag-asa, yung pagtatapos ng lahat ng nararanasan po natin, may kaakibat po ito na pag-asa. Kaya kinakailangan lang makita po natin mga kapatid, iniisip po tayo ng Diyos. At yung isipan ng Diyos, nasa sa atin.
At meron po tayong future, meron po tayong pag-asa sa kanyang mga kamay. Sabi ng verse 12 ng Jeremiah 29, "Then you will call upon me and go and pray to me and I will listen to you." Kinakailangan lang po kung nais mong maranasan yung future and yung hope na yun, sa gitna ng sitwasyon na kinalalagyan mo ngayon, huwag mong kakalimutan, call upon the name of the Lord. Call upon the name of the Lord and be saved. Tumawag po tayo sa Panginoon. Manalangin po tayo sa Diyos. Sabi doon, pakikinggan po tayo ng Panginoon. Ipinapakita po nito, inilalarawan po nito that there is a future. There is a hope for those who are calling on the name of the Lord. May mga kinabukasan, may magandang kinabukasan, may magandang pag-asa sa sino man pong tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Kahit na hindi nila nakikita ito sa ngayon, pero the appointed time will come na mararanasan po nila ito at pakikinggan po ng Diyos ang kanila pong mga panalangin. Ang mga panalangin pong iyon ay tutugunin po ng Panginoon kasi kasama yung pagtugon na yon sa future at sa hope na ipinangako po niya sa kanila. Hindi sila walang Diyos. Kahit na nakakaranas sila ng hindi maganda sa kanilang kapaligiran, hindi sila iniwan ng Panginoon. Hindi sila pinababayaan ng Panginoon. At meron pong mga ginagamit ang Panginoon. Ayan, ginamit niya nga si Jeremiah to encourage them. Kaya mahalaga po ang panalangin. Tayo po sa Conqueror World Harvest Mission, pinahahalagahan po natin ang panalangin. Meron po tayong individual prayer. Ini-encourage natin ang bawat isa na manalangin tayo ng personal sa Panginoon. Ini-encourage din po natin ang bawat isa na magkaroon ng family prayer. Ngayon na hindi madalas magkita-kita ang mga tao, magkaroon po tayo ng panalangin pang pamilya. Mga ama, namamanhig po ako sa inyo, pangunahan po natin ang ating sambahayan. Pagpastoran po natin ang ating pamilya. Ilid po natin ang ating mga, ang ating asawa, ang ating mga anak patungo sa kalooban ng Lord. Pero paanong gagawin ito? Kinakailangan ikaw mismo na ama ng tahanan, maunawaan mo, God has a future. God has a hope for you and your family. Kinakailangan lang merong lalapit sa Diyos. Pahalagahan po natin, come to me, sabi doon, hanapin niyo ako, manalangin kayo sa akin at tutugunin ko kayo. Wala pong imposible sa Diyos, wala pong lumapit sa Diyos na hindi po nakatagpo sa Panginoon. Kung lalapit po tayo ng buong puso, sigurado pong tutugon ang Panginoon sa atin. And then sabi doon, sabi ng verse 13, "You will seek me and find me when you search for me with all your heart." Sabi, hahanapin daw po natin ang Diyos, matatagpuan natin siya kung hahanapin natin siya ng buong puso. Hindi po magtatago ang Diyos para hindi natin siya makita. Ang gusto lang po ng Panginoon, tumawag tayo sa Kanya. Kilalanin lamang natin sa ating mga sarili na sa ganang ating sariling kakayanan, wala po tayong magagawa kung wala ang Diyos sa ating mga buhay. Ang nais po ng Panginoon, matagpuan po natin ang ating mga sarili na wala tayong ibang hinahanap, kundi ang pagharian tayo ng Diyos na siya ang masunod sa ating mga buhay. Nang sa gayon, yung future at yung hope na ipinangako niya ay maranasan po natin at ng ating sambahayan. Sabi, kung hahanapin niyo ako, sabi ng verse 14, "I will be found by you, says the Lord, and I will bring you back from your captivity. I will gather you from all the nations and from all the places where I have driven you, says the Lord, and I will bring you to the place from which I caused you to be carried away captive." So ang sabi doon, matatagpuan ninyo ako at ibabalik ko kayo doon sa lugar na ipinangako ko sa inyo. Ibabalik ko kayo. Alam niyo mga kapatid, meron pong magandang plano ang Panginoon sa bawat isa po sa atin. At para mas maunawaan natin yung future at yung hope na ipinangako ng Lord, hindi lang gusto ng Lord na i-bless tayo. Ang gusto rin ng Panginoon, makarating tayo doon sa napakagandang plano niya para sa atin. Na mapuntahan po natin yung plano niya na bago ka pa man isinilang sa mundong ito, ay tapos na para sa Kanya. Tapos na ang plano ng buhay mo, kinakailangan lang lakaran mo ito. At ang nais ng Panginoon, kung hahanapin mo siya, ang sabi doon, matatagpuan mo siya. So ini-encourage kita kapatid, ano mang kalagayan ang kinakaharap mo ngayon, I just want to encourage you, God is thinking about you. God is thinking about me. His thoughts is toward you. Ang isipan ng Diyos
ay patungkol sa'yo. Inaalala ka ng Panginoon. Maaaring sa tingin mo ay hindi ka na inaalala ng mga mahal mo sa buhay. Maaaring sa tingin mo parang yung plano mo, parang hindi na magkakaroon ng katugunan. Pero gusto kong sabihin sa'yo, iniisip ka ng Panginoon. At yung isipan na yun ng Lord ay para dalhin ka in a future and a hope. Sa isang magandang kinabukasan at sa isang magandang pag-asa. May magandang plano po ang Panginoon. May katapusan ang lahat ng nararanasan po natin ngayon. Ano man ang sitwasyon na nangyayari sa iyo ngayon, ano man ang kinakaharap mo ngayon, nangyayari sa anak mo ngayon, nangyayari sa asawa mo ngayon, o nangyayari sa trabaho mo ngayon, nangyayari sa business mo ngayon, name it. May karamdaman ka man na nararamdaman ngayon, may hindi magandang maipaliwanag sa katawan, may hindi magandang sitwasyon na naroon ka ngayon, ano man ang nangyayari sa iyo, may katapusan ng lahat. There is a hopeful end. May katapusan ng lahat ng bagay, kapatid. Magtiwala lang tayo sa Panginoon. He has a future. He has a hope in store for us. So anuman ang sitwasyon na kaharapin po natin, palagi po nating pupunuin ang ating isip ng salita ng Diyos. Na kapag ang salita ng Diyos ay nasa ating puso at nasa ating isipan, anuman ang mangyari sa paligid, anuman ang sabihin ng mga tao sa paligid po natin, panghawakan pa rin po natin that in Christ, I have a future and a hope. Kay Kristo, meron akong kinabukasan at meron akong pag-asa. Naniniwala po ako, hindi ako ang nangangako nito at kahit ako ay pinanghahawakan ko din ito na meron akong kinabukasan, meron akong pag-asa na ang aking mga anak ay may kinabukasan at may pag-asa kay Kristo, na ang aking pamilya ay may kinabukasan at may pag-asa kay Kristo. At ang mga tao na kagaya po ninyo na nakikinig sa kanyang salita at nananampalataya, may kinabukasan. You have a future, you have a hope. I firmly believe in my heart that 2020 is the best year yet. May maganda pa rin gagawin ng Panginoon sa natitirang last quarter ng taong ito. May maganda pa rin gagawin ng Panginoon. At even in the midst of this circumstance, I will still continue believing that my God has a future and has a hope for me. Panghawakan po natin ang salita ng Diyos. Hayaan natin na siya ang maghari sa ating mga buhay. If Jesus is the Lord of your life, mararanasan mo ang ipinangakong ito. At hindi ito sinulat ni Jeremiah sa time nila. Sabi ko nga po, ito po ay isang unending truth, unchanging truth, hindi nagbabago. Mahal ka ng Lord, mahal din ako ng Panginoon, may magandang plano siya para sa ating lahat. Lagi mo lang panghahawakan that in Christ, you have a future, you have a hope. Let's pray. Father, we thank you tonight. Salamat po sa truth that lahat ng nangyayari po sa paligid po namin, there is a hopeful end. Meron pong magandang katapusan ng lahat ng ito. Salamat po kasi minsan pa inirimind mo po kami na ang buhay po namin ay nasa iyo. Na ang kinabukasan po namin at ang pag-asa po namin ay nasa iyo. Na iniisip mo po kami. Thank you Lord for thinking about us. Thank you Lord that your thoughts are towards us. Thank you Lord that in you, we have a future, we have a hope. Tulungan niyo po kami na sa pamamagitan ng inyong mga salita na aming narinig, ilagay po namin ang aming buong pagtitiwala sa inyo at sa inyong salita. Manampalataya po kami sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo nang sa gayon, maranasan po namin itong magandang bagay na ipinangako mo po sa aming lahat. Marami pong salamat, Panginoon, dahil alam namin na may katapusan ang lahat ng nangyayari ngayon. Hindi man maganda ito sa paningin po namin sa kasalukuyan, but we firmly believe lahat pong ito ay ayon sa iyong plano at panukala. At hindi mo po hahayaan na mapahamak ang sino man na nagtitiwala sa iyo. Maraming salamat sa gabi ito. Pagyamanin mo ang mga salitang aming narinig at hayaan niyo pong sa pagpapatuloy ng buhay po namin, lagi naming panghahawakan that in you, we have a future, we have a hope. Salamat po. We honor you, we bless you. In Jesus' name this we pray. Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat at dalangin kong napagpala po tayo ng salita ng Diyos na atin pong narinig. God Shalom be upon you.
Pinagpala ka ba sa salita ng Diyos na iyong narinig? Ang sabi sa ikalawang Korinto 9:11, pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Bilang pagpupuri at pagsunod sa Panginoon sa pamamagitan ng pagkakaloob, maaari mong ipadala ang iyong offering online through GCash or PayMaya number 0919-060-9448. Together, let us reach more people for the Lord. Like our Facebook page, Conqueror World Harvest Mission, you would surely receive daily inspirations that will fuel you for the day. I-share mo na rin ang post para mas maraming tao pa ang maabot ng mabuting balita galing kay Jesus. You may also follow us on Instagram at conqueror.whm. Huwag kalilimutan, every Wednesday, midweek service at 7:30 p.m. Every Saturday, Jesus' Little Winners at 10 a.m. And every Sunday, online cell celebration at 8:30 a.m. Community quarantine will never hinder us in following Jesus. Here in Conqueror World Harvest Mission, you won't miss a thing. You may check on your YouTube account, Conqueror WHM, for the past Facebook Live aired and watch it again. Subscribe to the channel so you would be notified for every videos uploaded. For prayer requests, testimonies, and inquiries, you may send us a message through our Facebook page and surely someone will assist you. Let us keep on keeping on. This is the time to get deeper in our relationship with the Lord. God bless everyone. Jesus loves you. Shalom.